Today ay gagawa ko ng sauerkraut, which is ito yung fermented cabbage na natural source ng probiotic. So ang probiotic po ay napakaganda sa ating katawan. So paano gawin? Kailangan lang po natin ng repolyo. Linisin po natin maigi. So ang ginagawa ko, bago ko siya islice, binababad ko muna siya sa suka at tubig for about 20 minutes. And then after nun is saka ko siya i-slice ng maninipis. And then kapag na-slice na po natin ng maninipis lahat, yung isang buong repolyo, sa isang bowl ay naglagay ako ng 2 tablespoons ng salt. So yung gamit ko is Himalayan salt. And then after nun, i-leave mo lang for about 10 minutes. Kung mapapansin nyo, after 10 minutes, matubig na siya. So yung ginagawa ko po, yung sa akin, ano, ito yung version ko na inaalis ko yung excess na tubig. Pero may iba na as is, ilalagay na nila sa jar. So ito po yung sa akin. Now, yung probiotics is napakaganda po sa ating katawan. At the same time, it can also have vitamin K2 dito sa ating fermented cabbage. At alam naman po natin na ang probiotics ay nakakatulong para lumakas yung ating immune system. At gayon din, kung may problema ka sa iyong digestive system, napakaganda po nito. At the same time, it can also help to reduce yung risk certain disease. Napaka-importante po na malinis at tuyo yung ating jar na paglalagyan. At kung napansin nyo, is talagang sinisiksik ko siya. Kasi para po maiwasan natin yung pagkasira ng repolyo. And then at the same time, meron pong konting space kung mapapansin nyo mamaya kapag sinara ko na siya. And then, ililive ko siya sa kitchen for about 7 days. And then, from time to time, ino-open ko siya para maalis yung air. And then, after 7 days, pwede nyo siyang kainin. Pero pagkatapos nun, ilagay nyo na sa ref.